ating mga balita pa rin, dalawang linggo na lang bago ang pasukan. Muli pang binuksan ng grupo ng mga guro ang usaping iusog o iurong na lamang sa buwan ng Setyembre ang pagbubukas ng klase. Ay dahil wala pa raw pahingang mga guro, lalo't lunod na sila sa admin works. Ukol sa usapin na ito, makakausap natin ngayong umaga ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Benjo Basas. Sir Benjo, welcome po sa kada umaga. Si Wej po ito. Yes, Sir Wej, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. Sir Benjo, hindi ba parang medyo delayed na tayo sa panawagan nito with only 2 weeks left before the opening of the face-to-face classes, bagamat blended pa po ito, and we already... ating mga balita pa rin, dalawang linggo na lang bago ang pasukan. Muli pang binuksan ng grupo ng mga guro ang usaping iusog o iurong na lamang sa buwan ng Setyembre ang pagbubukas ng klase. Ay dahil wala pa raw pahingang mga guro, lalo't lunod na sila sa admin works. Ukol sa usapin na ito, makakausap natin ngayong umaga ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Benjo Basas. Sir Benjo, welcome po sa kada umaga. Si Wej po ito. Yes, Sir Wej, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. Sir Benjo, hindi ba parang medyo delayed na tayo sa panawagan ito with only 2 weeks left before the opening of the face-to-face classes, bagamat blended pa po ito, and we already have 15.2 million officially enrolled students sa mga pampublikong paaralan? Tingin pa namin, hindi po. No, in fact, noon pa naman, mula nung dineclare naman yan nung previous DEPED leadership yung August 22, eh, nag-raise na naman na kami ng concern, no, that na dapat ay... hindi naman ganoon kaaga, no. Of course, we have to consider din naman, ano, yung mga teachers po natin, ano, na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin, ano. Hanggang ngayon may either may trabaho pa o may trabaho na, no. Pag sinabi ko may trabaho pa, no, yung previous school year, no. Pag may trabaho na, for the coming school year naman, ano po. Kaya parang I would be unfair din naman, no, sa mga teachers natin na papalitan na kaagad, no, na wala pang maayos na pahinga, which is granted, no, which is granted by existing policies po. Aha. Hindi ho ba yung natirang dalawang buwan, itong Hunyo at Hulyo, ay medyo pahinga yung ating mga teachers dahil wala hong klase pansamantala? Hindi po, no. Officially nag-end yung ating klase, mm-hmm, ay June 24. Okay. Pero nag-extend po ito, no, sa maraming mga lugar, no, na umabot pa nga, no, sa ibang mga divisions at regions. Umabot pa to ng July 16, mid-July, no? And take note, no, nung July 25 din, ay nagsimula na yung enrollment period, no? At nung July 25 din, no, hanggang August 12, ay dire-diretso naman yung aming tinatawag na remedial at enrichment classes, mm-hmm, no? Since August 1, nagsimula na rin yung ating brigada eskwela. So, at meron po kami, ano, na coming, incoming weeks po, ay meron pa kaming mga in-service training, no? Program sa iba't ibang mga paaralan. Meron din national, meron din regional, at meron din division level. Yeah. So, ibig sabihin, wala na, no? Wala na, no? So, ito, yung aming apela naman, actually, natalakay naman namin ito, no, sa ating mahal na kalihim, no, nung Tuesday, last Tuesday. Mm-hmm. At, well, sinabi niya, as of now, no, that was Tuesday, as of now, talagang that is not possible. Sabi na maiurong pa ito. Pero humingi siya sa amin ng aming mga basis na isubmit naman namin ito, no, at pag-aaralan daw ng kanilang legal team. No. Right now, meron po kaming mga correspondence. No? Meron tayong mga sagutan po nung ilang mga papel, no, tungkol po dito sa central office at sa aming panig. Okay. We appreciate naman, no, that our secretary naman po ay willing naman po na makinig. Yeah, paano ho ito kung sakasakali, Sir Benjo, bagamat nabanggit ninyo nakipagdialogo na kayo with Secretary Sara Duterte, talagang very firm yung ating Vice President na talagang tuloy na tayo with the opening of classes by August 22. So ano ho ang plano ninyo kung sakaling hindi na mapagbigyan yung hiling ninyo na iuro pa ng Setyembre? And at the same time, the second question, sir, pabor ho ba kayo doon sa binabanggit din ng DepEd na walang salary increase pero magdadagdag ng mga benepisyo para ho sa ating mga tagapagturo? Sa unang tanong po, syempre kami naman ay tatalima, no, kung sakaling talagang alam mo, kami naman ay we made this appeal, no, in a very polite, no, manner, no. Uh-huh. That we do not demand, we actually request, no, this, no, and
nakikiusap kami, no, at gusto naming matalakay, no, itong mga bagay na ito. But then, no, kung kulang yung aming effort, no, ay natanggapin naman namin, ano, na kami ay babalik, no, sa trabaho sa August 22, mm-hmm, no. Syempre, no, yun naman talaga ang ating sinumpaan, no, ng ating mga guro. But then, no, merong mga bagay, no, na kinakailangan din i-comply, no, ng DepEd. Like, yeah, for example, no, pag talagang babalik na sa August 22 at hindi namin na-consume yung aming supposed school break, no, at kami ay pinagtrabaho na kaagad, no, o meron pang mga trabaho during the supposed vacation, no, eh may obligation naman po, no, yung ating DepEd, no, na magbigay nung additional compensation o kaya ay service leave credits po, no. Mm-hmm. Yan po ay nasa batas din. Kaya okay pa rin naman po yun sa amin. Yeah. But sa padalawang tanong, Sir Wej, mm-hmm, no, yes, no, yan din ang sinabi sa atin directly ng ating Vice President at Secretary, no, na walang salary increase, no. Of course, sabi naman clear yan, eh, no. Clear naman yan, no. We are pushing for the salary increase and it should be, of course, no, it should be legislative, no, in nature po, no. Mm-hmm. It should be legislated po, no. So ibig sabihin yan ay may existing pa rin naman kasi ang sabi naman ni VP Inday, no, ay may existing pa rin na tayo, no, na salary increase, no. Okay. At ito ay meron pa tayong next last tranche, no, by 2023. Tama naman po yun, no. At traditionally, no, and technically, no, ang salary po ay hindi naman nag-overlap, no, yung dalawang salary law, no. Kaya po siguro, no, pagkatapos nito, eh that's the time, no, na pwede na uling pag-usapan. At doon naman sa sinasabi na non-wage benefits, of course that is very much welcome, mm-hmm, no, na kung hindi mabibigyan ng aumento, no, yung mga guro sa sweldo, aba eh pwede naman, ano, na magbigay ng mga tulong, no, ng assistance, no, sa pamamagitan nitong mga non-wage benefits, no, na lalabas ay napaka-importante rin naman at magiging ano po, no, itong mga non-wage benefits, mapapataas rin naman ito yung take-home pay mo, eh, no. Yes, kung dati, halimbawa lang, no, o halimbawa dati ikaw pa yung yung gumagastos para sa yung pagkakasakit, no, at kung meron ng let's say HMO, no, yun ang sinasabi ng ating kalihim, or meron ng medical assistance ang DepEd, syempre hindi ka nagagastos for that, no. Yeah, so uh-huh, in turn tumataas din yung iyong take home, yeah, pay. Additional to that, Sir Benjo, ano, bukod doon sa mga binabanggit na walang salary increase pero mas dadagdagan yung mga benefits for our public school teachers, yung DepEd ngayon naka-focus sila sa pag-alis, sa pagbawas ng mga administrative tasks, more on paperwork sa ating mga teachers, and to get non-teaching personnel. Magandang magandang plano rin ho ba ito para sa ating mga tagapagturo para kahit pa paano bawas trabaho at may time din makapagpahinga pag-uwi sa mga bahay? Sir Benjo? Sir Benjo Basas? Alright, mukhang naputol si Sir Benjo Basas. Tinatalakay po natin ay yung kanilang pagsang-ayon din naman. Hello, ano ho? Ayan. Alright, Sir Benjo? Ako, sorry na pindot kaya ang mute. Anyway, yeah. Go ahead, Sir Benjo. Yung binabanggit ko ng DepEd na babawasan or aalisin na yung mga administrative tasks, more on paperwork, para ho sa ating mga tagapagturo, para mas makapag-focus doon sa kanilang pagtuturo. Yes. So, actually, kasama po yan, no, Sir Benjo, doon sa aming 13-point teacher's dignity agenda, uh-huh, no, na pinadala po natin sa ating mahal na kalihim, no. At kasi talaga naman, ano, ang primary task ng teacher ay magturo. Pero sa kasalukuyan nga, no, dahil sa napakaraming mga kung ano-ano, no, na pinagagawa sa teacher, eh lahat ay ginagawa niya maliban sa makapagturo, no, yun ang hindi niya nagawa, no. So, ang gusto namin makapag-focus, no, dun sa pagturo yung teachers at itong mga administrative at clerical tasks, no. Eh dapat ibigay na po ito, no, doon sa iba. At of course, kailangan mag-hire ang DepEd ng mga clerks, no, or ng mga non-teaching personnel, no, para to assist our teachers. And then our teachers naman po, no, would just focus on teaching. Yun naman po ang layunin po nila. Mm-hmm. On that note, good luck sa ating mga tagapagturo, Sir Benjo, and we wish all the benefit na iyan na ipangako ay maibigay sa ating mga tagapagturo. Maraming salamat. Magandang umaga, Sir Benjo Basas. Yes, sir. Magandang umaga. Maraming salamat po. Thank you. Yan po si Sir Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Aming salamat.
At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.